Miss na kita, mahal ko. Emosyonal, nabulong ni Bernard habang hinahaplos ang larawan ni Mildred. Dalawang buwan pa lamang ang nakakaraan nang mawala ang kaniyang asawa. Masakit para kay Bernard ang maagang pagkawala ni Mildred dahil mahal na mahal niya ito, pero pinilit na lamang niyang kayanin ang lahat alang-alang sa mga anak nila. Nagkaroon ito ng komplikasyon sa pagbubunti sa bunso, sana nilang anak. Pati ang bunsong anak nila na nasa sinapupunan nito ay hindi nag-survive. May triplets na anak sila Bernard at Mildred. Babae ang panganay sa triplets, si Bea. Si Brian naman ang panggitna at si Boston ang bunso. Maliit pa ang mga bata kaya't hindi nila maintindihan ang nangyari. 7 taon lamang sila at nasa grade 2. Malapit na malapit din sila sa kanilang ina, kaya naman hirap na hirap sila nang mawala ito. Madalas kasing abala si Bernard sa kanilang mga negosyo at si Mildred naman ang housewife. Ang lalo pang nagpahirap ng sitwasyon ay ang pag-iwas ni Bernard sa mga tao kahit pa nga sa mga sarili niyang anak. Pilit niyang itinatago ang kaniyang nararamdaman, kaya naman umiiwas siyang makipag-usap sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Isang gabi ay nakita ni Bea na nakatitig ang kaniyang ama sa larawan ni Mildred. Daddy? Tawag ni Bea sa ama. Gusto sana niyang kausapin ang ama. Gusto niyang sabihin na hirap na siya. Gusto sana niyang sabihin na nalulungkot siya. Yes, anak? Tugon ni Bernard. I miss mommy, daddy. Malungkot na sabi ng bata. I know, anak. Mahinang tugon ni Bernard at naglakad na ito papasok sa kaniyang kwarto. Naiwang nakatanaw si Bea. Tuluyan nang bumagsak ang mga luha niya nang talikuran siya ng kaniyang ama. Masama ang loob ng bata dahil nang mawala ang kanilang ina ay tila nawala na rin ang kanilang ama. Dahil nga sa ganitong sitwasyon ay tuluyan nang lumayo ang loob ng triplets. Si Brian ay naging rebelde. Si Boston ay naging malungkutin at hindi na ito nakikipag-usap sa kanila, habang si Bea naman ay nagka-depresyon, pero bilang panganay ay pilit na pinag-ayos nito ang kanilang pamilya. Isang araw ay tila nagsabay-sabay na ang problema ni Bernard at hindi na niya kinaya, kaya't naghanap na siya ng makakautang. Ipinatawag na naman ang principal si Bernard. Mr. De Vera, I understand that your wife just passed away, pero concerned ako sa behavior ng inyong mga anak. Panimula ng principal. Ano ho bang nangyari? Magalang na tanong ni Bernard sa principal na madre. Sa isang mamahaling Catholic school nag-aaral ang kaniyang mga anak. Nakipag-away na naman si Brian sa kaniyang kaklase na pumunta sa kanya sa kaniyang pagtulog habang nasa klase. Sinuntok niya ang kaniyang kaklase at nagkaroon ito ng black eye. Wika ng madre na pilit pa rin nagpapakahinahon. Oh my gosh! Bulong ni Bernard sa sarili. Si Boston naman ay hindi nagsasalita sa klase. Kahit kausapin siya ng kaniyang mga guro at kaklase ay hindi siya sumasagot. Hindi rin siya nagsasagot ng mga seat works niya. Hindi siya nagpa-participate sa recitation at hindi rin gumagawa ng homeworks. Pagpapatuloy pa ng madre. How about Bea? You have a very responsible and caring daughter. Pinipilit ni Bea asikasuhin at gabayan ang kaniyang mga kapatid. Kahit na alam naman natin na pare-pareho naman silang nawala ng ina. That's a good thing, right? Hindi ho, Mr. Rivera. Masyado pang bata si Bea para saluhin ang mabibigat na problema tulad nito. Hindi rin ito maganda dahil nagpapakita na si Bea ng signs of depression. Ayon sa kanyang malalapit na kaibigan ay madalas nilang marinig na umiiyak sa banyo si Bea. May posibilidad na nagkakadepresyon si Bea. Nagpapakatatag siya kahit nasasaktan na siya, pero mental health niya ang nagsasuffer. Sa totoo lang, hindi ko rin na alam ang gagawin ko, sister. Gulong-gulo na ako. Nasasaktan pa rin ako sa pagkawala ng aking anak at asawa. Bumuntong hininga na lamang si Bernard. Naiintindihan ko at nandito kami para tumulong sa mga bata, pero hanggang dito lamang sa paaralan namin na magagabayan ng mga bata. Maaari kang kumuha ng therapist at tutor nila. Ang sabi naman nila ay may mga yaya sila sa bahay, kaya't sa tingin ko ay tutor na gagabay sa mga aralin nila at therapist na gagabay sa kanilang emosyon. Ang kailangan mong kunin. Payo ng principal. Sige ho, sister. Kukuha kami kaagad ng tutor at therapist.
Muling naging abala si Bernard sa kaniyang mga negosyo, pero ilang araw lamang ang nagdaan ay ipinatawag na naman siya sa paaralan ng mga anak niya. "Sir, kailangan niyo daw po ulit pumunta sa school ng mga bata," wika ni Mylene. "What? I was just there the other day, di ba?" gulat na tanong ni Bernard. "Eh kasi sir, tumawag ang staff ng school. Nakipag-away na naman po si Brian. Si Boston naman po ay lagi na naman daw po umiiyak sa klase. Si Bea naman daw po ay pinipilit na ayusin ang kaniyang mga kapatid pero nag-breakdown na daw po." "Mylene, I don't think I can do this alone. Hanapan mo ko ng therapist na maaari ring sumubaybay sa kanila sa araw-araw na gagawin nila. Pati na rin sa mga homeworks. Hindi ko to kakayanin mag-isa. Lalo at nagluloksa pa rin ako sa pagkawala ng mahal kong asawa." "Right away, sir." Agad na naghanap ng therapist na maaaring maging taga-subaybay ng mga bata si Mylene. Madaming naging aplikante pero isang 65 years old na retired therapist and psychology major ang nakuha nila para sa mga bata. Inakala nila na ito na ang sagot sa kanilang problema pero dalawang araw lamang ang itinagal ng therapist at nagpaalam na ito. Hindi raw kaya nito ang pagkasalbahe ng mga bata. Ang susunod nilang kakuhang therapist ay hindi rin tumagal sa mga bata. Naka-anim na aplikante pa sila Bernard pero walang tumatagal sa mga bata. Ang reklamo nila ay masyado daw sutil ang mga bata. Masyado na daw malalim ang sakit na naipon sa puso ng mga ito. Nawawala na sana ng pag-asa si Bernard pero may isa pang aplikante ang nakausap ni Mylene at sa tingin niya ay ito na nga ang taong hinahanap niya. "Sir, good news. May nakuha po akong bagong therapist na pwede ding mag-tutor sa mga bata. Imimit ko po siya sa bahay niyo mamayang tanghali. Ipapakilala ko na rin sila sa mga bata," masayang sabi ni Mylene. "Sana ay magtagal naman ng isang yan. Baka naman masyado na namang bata o masyadong matanda ang nakuha mo." "Hindi sir, 27 years old na po siya. Responsible, independent, mahusay at higit sa lahat ay kapo sa pera," pabirong sabi ni Mylene. "Wait, kapo sa pera? Bakit parang natutuwa ka pa na kapo siya sa pera?" tanong naman ni Bernard. "Eh kasi sir, ayon sa interview ko sa kanya ay habit siya sa pera. Alam niya po yung medyo gipit. Mas okay po yun sir kasi magtitiis yan. Mas magiging pasensyosa yan kasi kailangan niya ng pera," kindat pa ni Mylene. "Whatever, Mylene, ikaw nang bahala dyan. Ako na pong bahala sir. Anyway, pupunta ako na Cebu for 5 days. Maaari mo bang i-monitor yung mga bata sa bahay? Gusto ko sanang bago ka pumasok dito ay dumaan ka sa bahay. At sa end ng shift mo ay dumaan ka na rin sa bahay. May mga yaya at kasambahay naman dun pero gusto kong may magmatsyag ka at i-report sa akin kung okay na ba ang therapist na yan." "Sure po sir. Magdadagdag na lamang ako ng sweldo sa'yo." "Naku, wag na po sir. Wala naman pong problema kung dadaan ako sa bahay nyo. Hindi na rin naman po iba sa akin ng mga batang yan. Gusto ko rin naman pong makatulong." "Maraming salamat, Mylene." Nang tanghali nga ay nakita na si Mylene at Alicia. Ipinaliwanag maigi ni Mylene ang mga kailangan gawin ni Alicia. Ipinakilala rin niya ito sa mga bata. "Maaari ka bang magsimula ngayon?" "Oo naman, Ma'am Mylene." "Sige. At huwag na huwag kang a-absent ha. Pupunta kasi si Sir Bernard sa Cebu ng 5 araw. Kaya't kailangang maaga pa lang ay nandito ka na. Tapos pag aalis naman ng mga bata ay wala ka nang gagawin. Pwede ka nang magpahinga at mag-chill dito. Magsisimula na lang uli ang trabaho mo kapag nakauwi na ang mga bata. Pagtulog na sila ay pwede ka na rin umuwi sa bahay mo." "Nako, wala pang problema, Ma'am Mylene. Game na game ako dyan. Kailangan ko ho talaga ng trabaho eh. Nag-iipon kasi ako ng pera para sa pag-apply ko sa Canada. At para sa pagpapagamot ng nanay ko na nasa probinsya." "Ah, kailan mo naman planong magpunta sa Canada?" "Matagal pa naman. Pinoproseso pa ang mga application ko pero gusto ko na rin magsimula mag-ipon. Halos lahat kasi ng ipon ko ay naubos na sa sakit ng nanay ko." "Ah, ganun ba? Sana nga ay magtagal ka dito. Kailangan talaga ng mga bata ng therapy sa tutor eh. Ang totoo, marami-rami na rin kaming nakuwang therapies pero hindi sila tumatagal." "Ganun? Bakit naman?" "Nag-iba kasi talaga ugali ng mga bata simula nang mamatay ang nanay nila. Sobrang close kasi sila sa nanay nila. Nagre-rebelde ng dalawang batang lalaki habang dumadaan naman sa depresyon yung panganay na babae. Nakakaawa nga eh. Mababait naman ang mga yan ang nabubuhay pang kanilang nanay." "Nakakaawa nga. Naisip ko tuloy ang nanay ko.
Malapit na malapit din kami sa isa't isa. Eh, hindi bale. Hanggat kaya ko ay hindi ko susukuan ng mga bata. Salamat naman kung ganun. Isa pa, galante naman yung ama ng mga bata. Kapag nagtagal ka sa trabaho o kung magustuhan ka niya ay nagbibigay yun ng bonus. Ay talaga? Wow! Gusto ko yan! Tumatawang sabi ni Alicia. O sige, magbasta ka na at maya-maya pa ay darating ng mga bata. Oo nga pala, huwag mong sasabihin sa kanila na therapist ka din pala. Pag-usapan niyo na lang ni sir tungkol sa progress ng mga bata pero baka kasi maalarma sila kapag nalaman nilang therapist ka. Oo, naiintindihan ko naman. Makalipas nga ang ilang minuto ay dumating na ang mga bata. Sinalubong sila ni Mylene at ipinakilala kay Alicia. Kids, siya si Alicia, ang magiging tutor niyo. Hindi naman po namin kailangan na magtuturo sa amin. Piliyong sabi ni Brian. Naku Brian, ang daddy mo ang kumuha ng tutor para sa'yo. Siyang magtuturo at mag-aalalay sa'yo. Hindi na po namin kailangan na mag-aalaga sa amin. May mga yaya naman na po kami. Muling putol ni Brian. Mas madaming mag-aalaga. Mas masaya, hindi ba? Tama. Pwede rin tayo maglaro mga bata. Pero sa ngayon ay, tara, magsagot na tayo ng mga homeworks nyo o baka gusto nyo munang magmerienda. Ayaw po namin sa'yo. Sabi naman ni Brian. Bakit naman? Basta po ayaw namin sa'yo. Pagkasabi na yun ay umalis na si Boston at Brian at naiwan na lamang si Bea. Pabayaan nyo na po sila Ate Alicia. Hindi po talaga magandang mood nila nitong mga nakaraang araw eh. Napagalitan po kasi sila ng teacher at principal tapos nagalit din po sa kanila si Daddy. Napalo nga po sila nung isang araw eh. Kwento ni Bea. Ah, ganun ba? Siguro dahil masakit talaga para sa kanilang pagkawala ng mami nyo. Eh ikaw, kamusta ka naman? Mahinahong tanong ni Alicia. Yumuko si Bea at halatang nalungkot ito. Malungkot din po ako. Malungkot na malungkot po. Eh kaso, wala naman po akong magagawa. Minsan nga po gusto ko nalang magkulong sa kwarto at umiyak. Kaso nagre-rebelde po ang mga kapatid ko. Kailangan ko po silang tulungan. Kailangan kong tulungan si Daddy kasi nalulungkot at nahihirapan din po siya. Madamdaming sabi ni Bea. Naantig naman ang puso ni Alicia sa sinabi ng bata. Napakabait mo namang bata. Kahit nahihirapan ka din ay inuuna mo pa rin ang mga kapatid mo at ang daddy mo. Huwag ka mag-alala. Andito ako at tutulungan kita. Nagyakap ang dalawa. Agad na nakuha ni Alicia ang loob ni Bea. Naramdaman din kasi ng bata na mabuti ang kaniyang intensyon. Sa araw-araw na nagkikita sila ay pinaparamdam nila Boston at Brian na ayaw nila kay Alicia. Pero dahil nakikita nila na malapit ito kay Bea, ay nabigyan na rin nila ito ng pagkakataon na lumapit sa kanila. Nakikipag-usap na ng maayos at nagpapatulong na sa kanilang mga homeworks ang dalawang bata. Wala silang kaalam-alam na hindi lamang homeworks ang itinuturo sa kanila ni Alicia kundi pati paano haharapin ang pagkawala ng kanilang ina. Gumagaan ang pakiramdam nila tuwing nakakapaglabas sila ng saloobin nila at nagagabayan sila ni Alicia sa kanilang mga nararamdaman. Kitang-kita naman sa kanilang ikinikilos ang magandang resulta ng therapy ni Alicia. Kinailangan magtagal ni Bernard sa Cebu. Imbes na 5 araw lamang siya doon, ay napilitan siyang mamalagi ng 2 linggo. Madami din kasi siyang trabaho na kailangang ayusin. Gulat naman siya nang makauwi na siya ng mansyon. Good morning, Daddy! Masayang bati ni Brian habang naghahanda ito ng mga plato sa lamesa. Good morning, Boston! Gulat na sabi ni Bernard. Ah, Daddy, hindi po ako si Boston. Ako po si Brian. Natatawang sabi ni Brian. Sorry, anak. Lagi pa rin akong nalilito sa inyo ni Boston. Magkamukha kasi kayo eh. Nagulat si Bernard dahil hindi niya akalain na naghahanda ng mga plato si Brian. Madalas kasi itong nagmamaktol kapag nauutusan. Malala din ang pagiging rebelde nito nang mamatay ang kanilang ina. Matapos mag-ayos ng mga plato ay tumakbo palabas si Brian. Si Bea naman ang nakasalubong ni Bernard. Hi Bea anak, asan ang mga kapatid mo? Nakikipaglaro po sila kay Ate Alicia. Talaga? Si Boston at Brian nakikipaglaro? Manghang-mangha na naman si Bernard. Opo,
Lagi nga po silang naglalaro ni Ate Alicia eh. Nasaan sila? Nandun po sa swimming pool, tara po. Akay-akay ni Bea ang kaniyang ama. Hawak niya ito sa kaniyang kamay. Sumilik lamang sila. Nakita nilang may nagtatampisaw at nagkukulitan si Brian, Boston at Alicia. Natuwa naman si Bernard. Tara, puntahan po natin sila. Hinila ni Bea ang kamay ng kaniyang ama. Huwag na anak, baka mailang pa sa akin ng mga kapatid mo. Eh, what if mag-ice cream na lang tayong dalawa? Bili na lang tayo sa may clubhouse natin. Nakangiting sabi ni Bernard. Nanlaki ang mga mata ni Bea. Matagal din itong tila hindi naging bata dahil kailangan niyang dalahin ang pagkukulang ng kaniyang ama. Matagal din itong kinakailangang isa-isaing itabi ang pagiging bata at maging matatag para sa kaniyang mga kapatid. Talaga po, Daddy? Halos magliwanag ang mukha ni Bea. Oo, tayong dalawa lang. Bonding na natin to. Opo, gusto ko po yan, Daddy. Nang naglalakad na sila papunta sa clubhouse ay hawak ni Bernard ang kamay ni Bea. Patawarin mo ako, anak. At naging mahina ako. Nakalimutan kong nawalan ka rin. Nakalimutan kong bata ka pa para magdaanan ng lahat ng yun. Emosyonal na sabi ni Bernard. Okay lang po yun, Daddy. Hindi naman po ko galit sa inyo. Lahat naman po ay kaya kong gawin para sa pamilya natin. Wika ni Bea. Tumigil sa paglalakad si Bernard at niyakap niya si Bea. Mahal na mahal kita, anak. At proud na proud ako sa iyo. Maluha-luha naman si Bea. Salamat po, Daddy. Masayang nagbanding ang mag-ama. Binilhan ni Bernard ng ice cream si Bea at naglaro pa sila sandali sa playground. Nang uuwi na sila, ay naalala pa rin ni Bea ang kaniyang mga kapatid. Daddy, bibilhan ko po ng ice cream sila Boston at Brian, pati na rin si Alicia. Oo ba? Ikaw na ang pumili para sa kanila. Sagot naman ni Bernard. Nang makauwi si Bernard at Bea, ay ibinigay na nila ang ice cream sa dalawang bata at tuwang-tuwa naman ang mga ito. Ate Alicia, siya pala ang daddy ko. Kauwi lamang niya galing Cebu. Pinakilala na nga sila ni Bea sa isa't isa. Nice to meet you po, Sir Bernard. Nakangiting sabi ni Alicia. Bahagya siyang nagulat dahil hindi niya inaasahang gwapo, matipuno at bata pa ang ama ng mga bata. Akala nga niya ay may katandaan na ito. The pleasure is mine. Ito nga palang may dala kami ice cream. Ani Bernard. Napangiti rin si Bernard at napansin niyang tisay at makinis ang bagong therapist. Napaisip din ito bakit hindi nag-artista si Alicia ganong napakaganda nito. Natahimik sila pareho at halatang nagkailangan. Si Alicia ang unang bumasag ng katahimikan. Wow! May pa-ice cream ah! Birthday mo? Pabirong tanong ni Alicia. Hindi. Natuwa lang kasi ako nang makita kong nakikipaglaro sa iyo sila Boston at Brian. Naisip ko lang yayain si Bea para kahit papaano ay makabawi naman ako sa kanya. Malaki ang naging sakripisyo ng batang yan para sa aming pamilya. Nang mawala ang mami nila ay siya lamang ang nanatiling matatag. She was the glue that kept us together, ika nga. Napakapalad mo nga kay Bea. Napakabait niyang bata at mahal na mahal ka niya pati na rin ang mga kapatid niya. Nakakatuwa na sa murang edad niya ay ganyan na siya mag-isip. Salamat din sa'yo. Para sa naman. Sa lahat ng mga ginawa mo para sa mga anak ko. Naku, Sir Bernard. Trabaho ko yun at isa pa. Napalapit na ako sa mga bata. Masaya ako na matulungan sila. I don't know how you do it. Pero malaki na itulong mo sa mga anak ko. Hindi ko nga alam kung therapy ba yan o talagang personality at malasakit mo lang yan eh. Lahat na po, Sir. Mekos-mekos na yan. Biro ni Alicia at nagtawanan silang dalawa. Isang araw ay naisipan ipasyal ni Alicia ang mga bata. Mga bata, gusto niyo bang pumasyal? Masayang tanong ni Alicia. Saan naman po tayo papasyal? Tanong ni Bea. Saan nga ba magandang pumasyal? Parang gusto kong pumunta dun sa may mga rides. May mga prizes at may bomb car. Masiglang biro ni Alicia. Theme park po. Sabay na sabi ni Boston at Brian. Oo, sa theme park. Sana, kaso parang ayaw nyo naman ata eh. So wag na lang siguro. Pabirong sabi pa muli ni Alicia. Gusto po namin sa theme park. Sigaw ng mga bata. Sige, magpapaalam ako sa daddy nyo ha. Wag na po tayo magpaalam. Hindi po papayag si daddy. Pagmamaktol ni Brian.
ay hindi pwedeng hindi natin sasabihin sa daddy nyo. Tatay nyo siya at siya ang masusunod. Isa pa, kailangan talaga nating sabihin sa kanya kasi hihingi tayo ng budget. Eh hindi ko naman kayo kayang ilibre, no? Paliwanag ni Alicia. Bakit po? Wala po ba kayong pera? Mahirap lang po ba kayo? Sabi po kasi dati ng kapatid ni Mami, wag daw po kami sasama sa mga tao na walang pera. Kasi pagsasamantalahan lang daw po kami. O kaya ay hihinga ng pera. Inosenteng sabi ni Brian. Brian, hindi naman lahat ng walang pera ay masama o tamad. May mga tao lang talaga na sadyang hindi pinalad o yung iba naman ay naging biktima ng mismong masasamang tao. Ganun po ba yun? Oo, kaya importante na wag nating huhusgahan ng mga tao base sa kung mayaman ba sila o mahirap. Okay po. Pero teka, may kapatid pa lang mami nyo? Meron po, pero bihira po namin siya makita. Minsan po sa telepono lang namin siya nakakausap. Nagpaalam nga si Alicia kay Bernard. At pumayag naman ito na ipasyal niya ang mga bata basta kasama ang ibang yaya at driver. Nang nasa theme park na sila ay halos manlaki ang mga mata ng mga bata sa dami ng maaari nilang sakyan. Ngayon lang ba kayo nakapunta sa theme park? Gulat na tanong ni Alicia pagkat mayaman ang pamilya nila kaya parang imposible na unang beses nila itong nakarating sa theme park. Opo, ngayon lang po. Kasi po ayaw payagan ni Daddy si Mami na dalhin kami sa theme park nang hindi siya kasama. Delikado daw. Kaso naman po ay laging busy si Daddy kaya hindi na po kami nakapunta sa theme park hanggang sa mawala na ang Mami namin. Kwento ni Bea. Napansin ni Alicia na biglang nalungkot ang mga bata kaya iniba na lamang niya ang kanilang pinag-uusapan. Inaya na lang niya na sumakay na ng rides ang mga bata. Teka, ano bang una niyong gustong sakyan? Bump car po! Sagot ni Bea. Ferris wheel po! Sagot naman ni Boston. Flying boat po! Sagot ni Brian. Teka, iba-iba kayo ng sagot eh. Hindi ko naman mahahati sa tatlo ang aking katawan. Unahin na lang natin ang ferris wheel, tapos ang flying boat, tapos ihuli natin ang bump car. Okay ba? Okay po, Ate Alicia. Sagot ng mga bata. Sinakyan nga nila ang lahat ng rides na gusto ng mga bata. Pagod na pagod ang mga ito, kaya naman, sa sasakyan pa lamang pauwi ay tulog na sila. Magkatabi si Alicia at Bea sa kanilang van habang nasa likod naman si Boston at Brian. Ate Alicia, nahihilo ako at inaantok. Pwede ba akong tumabi sa'yo? Tanong ni Brian. Abay oo naman, dito ka sa kabila ni Bea. Sagot ni Alicia. Lumipat nga si Brian sa tabi ni Bea at isinandal nito ang kaniyang ulo sa balikat ni Alicia. Napagod po ako, Ate Alicia. Ganun ba? Kawawa ka naman. Matulog ka na muna at gigisingin na lamang kita kapag nasa bahay na tayo. Okay lang po ako, Ate Alicia. Masaya naman po ako kahit pagod. Nag-enjoy po talaga kami. Maraming salamat po sa pagpasyal mo sa amin. Wala yun. Masaya ako na nag-enjoy kayo. Matapos ang araw ng kanilang pagpasyal ay mas lalo nang napalapit ang mga bata kay Alicia. Natuto na silang rumespeto kay Alicia. Na-appreciate na rin nila ang mga ginagawa nito. Isang araw ay nakita ng mga bata na nasa isang sulok si Alicia at umiiyak. Bakit ka po umiiyak? Nag-aalala ang tanong ni Bea. Ah, wala. Huwag niyo akong intindihin. May naalala lang ako. Sagot naman ni Alicia habang nagpupunas ng luha. Ate Alicia, narinig po kita kanina na may kausap ka. May sakit po ang nanay mo? Kaya po ba kayo umiiyak dahil doon? Tanong naman ni Boston. Nagpunas muli ng luha si Alicia. Oh, yun nga. Nadala na naman daw kasi sa ospital ang nanay ko pero huwag niyo na yung isipin. Magiging okay din ang lahat. Nasaan po ang nanay niyo, Ate Alicia? Nasa probinsya siya eh. Kailan po kayo huling nagkita? Siguro mga 5 taon na. Nagkatinginan ng triplets. 5 taon po? Ang tagal naman po nun. Hindi niyo po ba siya namimiss? Hindi po ba kayo nalulungkot? Nalulungkot din naman ako at sobrang miss ko na ang nanay ko pero napakamahal kasi ng eroplano pa uwi sa probinsya namin. Kaysa ibili ko ng tiket sa eroplano ay ipapadala ko na lamang pambili ng gamot ng nanay ko. Ang lungkot naman po pala, Ate Alicia.
Ayos nga lang ako. Huwag niyo na akong intindihin. Dahil nga napamahal na ang mga bata kay Alicia, ay kinausap nila ang kanilang ama at hiningi niyang tulungan nito si Alicia. Daddy, can we talk to you? Tanong ni Bea at nasa likod naman nito si Brian at Boston. Oo naman anak. Tungkol saan ba ang pag-uusapan natin? Kawawa naman po si Ate Alicia. Baka po matutulungan mo siya. Anong klaseng tulong naman ang kailangan ni Alicia? At bakit siya kawawa? Eh kasi po, nakita namin siyang umiiyak. Oh, baka naman kayo nang paiyak kay Alicia ha? Pang-aasar ni Bernard sa mga anak niya. Bago kasi dumating si Alicia sa buhay nila, ay madalas makapagpaiyak ng yaya o kasambahay sila Brian at Boston. Si Alicia lamang ang tanging hindi nila napaiyak bagkus ay bumait pa sila dahil dito. Hindi po daddy, mabait na po kami at mabait naman po si Alicia kaya hindi po namin siya papaiyakin. Tumatawang sabi ni Brian. May sakit daw po kasi ang nanay ni Ate Alicia pero hindi siya makauwi. Siya po kasi ang gumagastos sa mga gamot ng nanay niya. Daddy, can we give her money para makauwi siya sa kanyang bahay? Sa kanyang nanay. Napakabait nyo naman mga anak. I'm so proud of you. Naisipan nyo makatulong sa kapwa. Sigurado akong kung nakikita kayo ng mami nyo, ay matutuwa yun. Sige na po daddy, help natin si Ate Alicia. Pag-uulit pa ni Bea. Sige, huwag kayong mag-alala at kakausapin ko si Alicia. Agad na ipinatawag ni Bernard si Alicia sa kaniyang home office. Sir, kakausapin niyo daw po ako. Tanong ni Alicia nang pumasok ito sa home office ni Bernard. Kabadong-kabado si Alicia. Wala siyang kaalam-alam na bibigyan lang pala siya ni Bernard ng pagkakataong mabisita ang kaniyang nanay sa probinsya. Sasagutin nito ang pamasahe at sasama din ang triplets. Alicia, baka gusto mo munang umuwi sa probinsya niyo? Seryosong tanong ni Bernard. Sir, sinesesante niyo na ho ba ako? Kabadong tanong ni Alicia. Hindi Alicia. Tinatanong ko lang kasi baka gusto mo muna umuwi sa inyong probinsya. Kahit mga ilang linggo lamang. Sinususpindin niyo po ba ako sir? Ano po bang nagawa ko? Calm down Alicia. At nagtawanan ng triplet sa reaksyon ni Alicia. Sir, kinakabahan po kasi ako sa inyo eh. Kailangan ko po kasi ng trabaho na to. Isa pa ay napalapit na po ako sa mga bata kaya... Kung matatanggal ako sa trabaho na ito ay hindi lang bulsa ko ang sasakit kundi pati na rin ang puso ko. Hindi kita tatanggalin sa trabaho, Alicia. You're doing a really good job at kailangan ka namin dito. Pinatawag lang kita dahil sinabi lang kasi ng mga bata sa akin na namimiss mo na ang iyong nanay na may sakit. Paliwanag ni Bernard. Opo sir. May sakit nga ho ang nanay ko. Ilang taon na rin ho siyang nagpapagamot pero... Hindi pa rin siya gumagaling pero wala naman ho akong balang umuwi sa probinsya. Bakit naman? Mahal po kasi ang eroplano sir. Kapag bus naman po ay napakatagal ng biyahe at may kamahalan din ng tiket. Imbes na gamitin ko pang uwi sa amin ay ipapadala ko na lamang para ipambili ng gamot ng nanay ko. Namimiss ko siya pero mas priority ko po ang gumaling siya. Madamdaming sabi ni Alicia. You know Alicia, napakalaki ng tulong mo sa akin at sa mga anak ko. Sana ay pabayaan mo din kaming tulungan ka. Po? Sir? Ano pong ibig niyong sabihin? Nice kang tulungan ng mga anak ko. Kaya binilhan ka namin ng tiket sa eroplano pa uwi sa probinsya niyo. At huwag ka rin mag-alala sa mga gastos. Dahil bibigyan din kita ng pocket na equivalent to your 1 month salary. Nako sir, napakagandang offer ho ng mga yan kaso... Paano ho ang mga bata? Sino pong mag-aasikaso sa kanila? Isa pa ay hindi pa ho sanay matulog mag-isa si Bea. Lagi ko po siyang tinatabihan matulog. Naisip na namin na yan ang magiging concern mo. Kaya naman napag-desisyon na naming sumama sa'yo. Ngisi ni Bernard. Ha? Sumama sa akin? Naguguluhang tanong ni Alicia. Opo, Ate Alicia. Magbabakasyon po kami sa probinsya niyo. Kami po nila Boston at Brian, pati na rin si Daddy. Alam mo Alicia, tama ka naman eh. Mas makabubuting naglalaan ako ng oras para sa mga bata. Kaya naisip ko na magandang maging bonding namin to. Hindi ba't sabi mo ay madaming magagandang beach sa lugar nyo? Nako, maraming salamat po sir. Maiyak-iyak na sabi ni Alicia. No Alicia, maraming salamat sa'yo.
Agad ngang bumili ng tickets sa eroplano si Bernard. Sabay-sabay silang nagbiyahe. Nang dumating sila sa Batanes ay ipinakilala ni Alicia sa kaniyang ina ang bata at si Bernard. Nahabag si Bernard sa sitwasyon ng nanay ni Alicia kaya't ipinagamot niya ito. Kumuha din ng hotel si Bernard at doon sila nanatili ng mga bata at si Alicia naman ay sa bahay nila na malagi. Nakapasyal ng maayos sa mga mag-aama at si Alicia naman ay nakapagbanding sa kaniyang ina. Nang huling dalawang araw naman ay sumama na si Alicia sa beach kaya't nakasama rin niya ang mga bata sa pagsiswimming. Nag-bonfire pa nga sila sa may dagat at nagtayo naman ng tent ang mga bata. Nang matapos na silang lumangoy at maglaro ay maaga silang nakatulog na iwan lamang sa bonfire si Alicia at Bernard. Salamat ulit Bernard ha. Ngayon ay mas madali nang gagaling si nanay. Wala yun. O nga pala. May nakausap ako dito ng mga suppliers. Patatayuan ko kasi ng sari-sari store ang nanay mo. Para may mapagkalibangan siya at dagdakita na rin. Naku, wag na. Sobra-sobra na ang tulong mo. Hindi ko matatanggap yan. Nahihiyang sabi ni Alicia. Nakausap ko na ang nanay mo. At pati na rin ng mga suppliers ng paninda ay nakausap ko na. Hindi ka na maaaring tumutol. Natatawang sabi ni Bernard. Nakakaiya na kasi. Sobrang dami mo nang naitulong sa amin. Kusa naman namin ibinibigay yun, Alicia. Kasi deserve mo naman. Naging napakabuti mo rin sa amin. Salamat ulit. Naisip ko lang kasi kung may extra kinikita ang nanay mo, eh hindi ka na masyadong mapipressure na kumita ng pera pampadala sa kanya. Gusto naman namin ma-enjoy mo rin ang buhay mo. Napakaswerte siguro ni Ma'am Mildred, ano? Bakit naman? Ang bait-bait niyo po kasi. Ang lambing-lambing at ang cute-cute ng mga bata. Ang saya sa inyo siguro dati, no? Oo naman. Matapos ang bakasyon nila, ay sabay-sabay na silang bumalik sa Maynila pero iilang araw pa lamang silang nakabalik ay may bagong problema si Alicia. Papasok na sana ng trabaho si Bernard nang makita niya na may mga bag sa labas ng kanilang pintuan. Bumalik siya sa loob ng bahay para tanungin si Alicia. Alicia, sa ibang mga bag na nasa labas ng pinto? Oo sir. Pasensya na po. Ililigpit ko naman po kaso nagmamadali na po ang mga bata kanina kaya naiwan ko dyan sa labas. Sorry po. Nahihiyang sabi ni Alicia na nagliligpit ng mga ginamit ng mga bata. No, it's okay. Pero bakit ang dami mo namang dalang gamit? Namula sa hiya si Alicia. Sir Bernard, huwag niyo po sana akong ma-judge. Hindi naman ho ako masamang tao at hindi naman ho ako balasubas pero nagipit lang po talaga ako. Anong ibig mong sabihin, Alicia? Naguguluhang tanong ni Bernard. Napalayas ho kasi ako sa tinitirhan kong bahay. Madalas ho kasi akong hindi nakakabayad. Ibibigay na lang daw nila sa ibang mas maayos magbayad ang kwarto ko. Humingi nga ako ng palugit pero hindi na ako napagbigyan. Paliwanag ni Alicia. Ganun ba? Saan ka titira ngayon? Maghahanap ho muna ako ng matitirhan. Ang totoo, kakausapin ko ho talaga sana kayo. Na kumukuha lang ako ng tiyempo. Pero baka ho maaaring muna akong mag-absent. Maghahanap po kasi ako ng mauupahang kwarto. Isa pa po ay babali sana ako para pambayad sa down payment at deposit sa lilipatan ko. Nahihiya naman si Alicia pero wala na talaga siyang maaasahan. You know what? Bakit hindi ka nalang dito muna tumira? Po? Gulat na sabi ni Alicia. Oo, dito ka na muna tumira. Napakaraming bakanting kwarto rito. Dati ko pa nga yan gustong ialok sa'yo pero nahihiya naman ako. Dahil baka kailangan mo rin ng personal space. At least dito ay hindi ka na kailangan pang bumayad ng upa. Makakatipid ka rin sa pamasahe, pagkain at utility bills. Libre lahat dito at wala ka nang aalalahanin. Mas malaki ang may papadala mo sa papagamot ng nanay mo. Mahabang sabi ni Bernard. Biglang napayakap si Alicia kay Bernard. Maraming salamat po. Nang nahimasmasan si Alicia ay napabitaw ito kaagad kay Bernard. Sorry po. Masyado lang po akong masaya. It's okay, Alicia. Lihim na natuwa si Bernard nang yakapin siya ni Alicia. Maraming salamat po, Sir Bernard. Tatanawin ko pong malaking utang na loob ito sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. At pagbubutihan ko ang aking trabaho. Pangako po. Walang anuman, Alicia. Mauna na ako at baka malate pa ako sa meeting ko. Sabi ni Bernard at sumakay na nga ito sa kaniyang kotse. Inayos agad ni Alicia ang kaniyang mga gamit
sa bago niyang kwarto. Nagligpit siya ng mga gamit ng mga bata at nag-bake siya ng cookies. Pagdating ng mga bata ay masaya niyang ibinalita na sa mansyon na siya titira. Kids, may sasabihin ako sa inyo. Nakangiting sabi ni Alicia. Ano po yun, Ate Alicia? Tanong ng mga bata. Dito na ako titira sa mansyon, so mas maraming oras na tayong magkakasama. Talaga po? Halos sabay-sabay na tanong ng mga bata. Oo naman. Yay! Sigaw ni Bea at nagtalo na naman sa tuwa sina Boston at Brian. Ate Alicia, pwede po ba kaming mag-sleepover? Masayang tanong ni Bea. Abay, oo naman. Magdadala po kami ng floor mattress para tulugan namin ni Boston. Bida naman ni Brian. Oo, pwede yan. Ah, basta ako, sabay daw ako matutulog tabi ni Ate Alicia. Di ba Ate Alicia, tabi tayo? Oo naman, Bea. Pero teka. Teka ha, bago kayo magplano sa pagtulog ay tapusan muna natin ang mga homeworks nyo. Later na po Ate Alicia. Ayusin po muna natin yung kwarto mo. Hay nako, hindi pwede. Mas importante ang pag-aaral ninyo. Pangako, pagkatapos ninyong mag-aral ay mag-aayos na tayo ng kwarto. Agad namang tinapos ng mga bata ang kanilang pag-aaral at pag-aayos na sila sa kwarto ni Alicia. Kinagabihan matapos kumain ng hapunan ay nanood lang sandali sa TV ang mga bata at natulog na din sila. Gabi na nang dumating si Bernard at nasabi ng mga kasambahay na sa kwarto daw ni Alicia natulog ang mga bata. Sumilip siya sa pinto at nakita niyang nasa floor mattress natulog sila Boston at Brian at si Bea naman ay katabi ni Alicia sa kama. Nakayakap nga ang bata kay Alicia. Bahagyang naawa si Bernard sa kaniyang mga anak dahil halatang sabik sa nanay ang mga ito. Sa isang banda ay natuwa na rin siya dahil kahit paano ay napupuna ni Alicia ang pangungulila ng mga bata. Malaki na rin ang ipinagbago ng mga ito simula nang dumating si Alicia sa kanilang bahay. Napangiti na lamang si Bernard at isinarado niya ang pinto at nagtungo siya sa kaniyang kwarto. Masaya siya na naging maayos din ang kaniyang mga anak. Naisip din ni Bernard na ipagtapat na kay Alicia ang kaniyang nararamdaman pagising nila kinabukasan. Sa kasamaang palad, hindi rin siya makakapagtapat ng kaniyang pagmamahal para kay Alicia. Dahil kinabukasan din ay dumating naman ang half-sister ni Mildred, si Anita. Sir, nandito po si Ma'am Anita, sabi ng kasambahay kay Bernard. Si Anita? Anong ginagawa niya rito? Opo sir, andito po siya sa baba. At may mga dalang maleta. Sige, sabihin mo na bababa na rin ako. Sabi ni Bernard na nagtataka. Hindi malapit si Anita kay Mildred. May itinatago itong inggit sa kaniyang asawa pero dahil mabait si Mildred ay pilit din niyang iniintindi na lamang si Anita. Nakabase sa UK si Anita at ni hindi nga nito umuwi nang pumanaw si Mildred. Anita? Bati ni Bernard. Hindi niya nakilala si Anita dahil mas pumayat at mas gumanda pa ito. Ilang taon na nang huli silang nagkita at hindi ito tumatanda bagkos ay parang bumabata pa nga ito. Ako nga to, Bernard. Lumapit ito kay Bernard at yumakap. Kamusta ka? Kamusta kayo ng mga bata? Still grieving pero kinakaya naman. Maiksing sagot ni Bernard. Pasensya ka na pala at hindi na ako nakauwi ng mamatay ang aking kapatid. Sobrang daming problema sa aming mga negosyo kaya't hindi ako nakakuha ng pagkakataon para umuwi. Pero nag-iisang kapatid mo si Mildred. Yan na lang sana ang pagkakataon mo para pangpaalam sa kanya. Pasensya na pero nasa puso ko lang naman lagi si Mildred. Alam kong may mga pagkakataon na hindi naging maayos ang samahan namin. Pero kapatid ko siya. Mahal ko siya. Salamat naman kung ganun. Teka, nasaan ang mga bata? May mga pasalubong ako sa kanila. At gusto ko rin sana silang ipasyal para naman mabawasan ang lungkot nila. Balita ko rin ay hindi maganda ang epekto sa kanila ng pagkawala ng aking kapatid. Oo, totoo yan, Anita. May panahon na tila nagrebelde ang mga bata at nakaramdam naman ng depression si Bea. Pero maayos na sila ngayon. Malungkot pa rin sila syempre at nawala ang mami nila. But they are coping. Mabuti na lamang at nakakuha ko ng therapies na siya rin naging tutor nila. Tumutulong din siya sa pag-aasikaso ng mga bata. Pag-aasikaso ng mga bata? Hindi ba't may mga yaya sila? Meron naman, pero naging malapit sila sa kanilang therapies. Doon nga sila natulog ngayon eh. You let your children sleep with a stranger?
At ibig mo bang sabihin ay dito rin nakatira ang babaeng yun? Hindi naman stranger si Alicia. Matagal na siyang nagtatrabaho kasama ang mga bata pero lately ay na-evict siya sa apartment niya. Kaya minabuti kong dito na muna siya tumira. Mas matututukan din niya ang mga bata. I still don't think it's safe na kasama nila yung taong yun. Mas makabubuti siguro kung dito na rin muna ako manatili habang nasa Pilipinas ako. Para naman mabantayan ko sila. Are you sure magiging komportable ka dito? May reservation ako sa hotel pero ika-cancel ko na lamang. Mas importante ang kapakanan ng mga bata. I appreciate that, Anita. But I don't think it's necessary. Mapapagkatiwalaan ko naman si Alicia. At nandito rin naman sa bahay ang mga kayaya at kasambahay. I insist. Hindi naman iba sa akin ang mga batang yan. Isa pa ay gusto ko rin naman silang masubaybayan. Ginagawa ko ito dahil mahal ko sila at para na rin sa aking kapatid. Fine. Kung yan ang gusto mo, wala naman akong problema sa akin. Tawagin mo ang mga bata at may ibibigay akong pasalubong para sa kanila. Tinawag nga ni Bernard ang mga bata at kasunod ng mga ito si Alicia. Hey miss, hindi kita kakilala at hindi kita kailangang makausap. Pawang ang mga pamangkin ko lamang ang ipinatawag ko. Malditang sabi ni Anita. Napahiya at umalis na lamang si Alicia. Matapos naman maibigay ni Anita ang mga pasalubong, ay atat na umalis ang mga bata at hinanap nila si Alicia para muling makipaglaro dito. Nalalo namang nagpakulo ng dugo ni Anita. Masyadong umiiksen ang babaeng to. Gigil na bulong ni Anita sa kaniyang sarili. At araw-araw ngang pinag-iinita ni Anita si Alicia. Bawat kilos nito ay sinisita ni Anita. Sa kabilang banda naman, ramdam ni Bernard na may pagtingin na rin siya kay Alicia kaya't nagplano siya na yayain na itong makipag-date sa kanya para masabi na niya ang tunay niyang nararamdaman para rito. Kinabukasan, nang makaalis na ang mga bata at nasa reunion si Anita ay niyaya na ni Bernard si Alicia. Alicia, maaari ba kitang isama mag-dinner mamayang gabi? Dinner po? Bakit? Birthday mo ba? Hindi naman. May pag-uusapan lamang tayo. Sige, wala namang problema. Magkita na lamang tayo sa restaurant. Fine dining yun. At o-order na rin ako in advance para hindi ka na magutom. Ite-text ko na lamang sa'yo ang pangalan ng restaurant. Magpahatid ka sa driver. Sige, magkita na lamang tayo dun. Ani Alicia. Kinagabihan ay nauna nga sa restaurant si Bernard. Kabadong-kabado siya sa pagtatapat na gagawin niya. Paano kung hindi niya ako mahal? Paano kung may iba siyang gusto? Paano kung ayaw niyang magkanobyo ng may mga anak na at biyudo pa? Paano kung ayaw niya sa mas may edad sa kanya? 5 taon lang naman ang tanda ko sa kanya at malapit naman siya sa mga anak ko. Baka magustuhan din niya ako. Ito ang mga laman ng isip ni Bernard habang naghihintay kay Alicia. Hindi nagtagal ay dumating na si Alicia. Napatulala si Bernard nang naglalakad na ito palapit sa kanilang lamesa. Dahil sinabi niyang fine dining at formal ang restaurant na pupuntahan nila ay nag-ayos talaga si Alicia. Nakasuot ito ng mahabang bestida pero kitang-kita ang ganda ng hubog ng katawan nito. Nakasuot din ito ng mataas na heels. Naka-makeup din si Alicia at nakaayos ng buhok. Napakaganda niya ng gabing iyon kaya't lalo na umigting ang tingin ni Bernard dito. Tulala ka sir. Okay ka lang ba? Na-stroke ka ba? Birong tanong ni Alicia. Sorry. Hindi lang kasi kita nakilala. Nakaayos ka kasi. Nahihiyang sabi ni Bernard. Tiningnan ko kasi sa internet ang restaurant na to at formal nga daw to. Puro mayayaman at mga negosyante daw ang kumakain dito. Ayoko namang mapahiya ka na may kasama kang gusgusin dito. Tumatawang sabi ni Alicia. No, you're okay. Kahit naman naka-t-shirt at pants ka lang, maganda ka pa rin. Bulong ni Bernard. Anong sabi mo? Gulat na tanong ni Alicia. Ibig kong sabihin ay umupo ka na. Tumayo si Bernard at inusog ang upuan ni Alicia at inalalayan itong makaupo. Salamat Sir Bernard. Pwede bang humingi ng pabor Alicia? Ano po yun Sir Bernard? Maaari bang huwag mo na akong tawaging sir? At huwag ka na magpo sa akin? Ang lakas makatanda eh. Tumatawang sabi ni Bernard. Ay, oo ba? Sorry. Boss kasi kita, kaya tanda lamang yun ang paggalang. Hindi naman mukhang matanda eh. Paliwanag ni Alicia. Salamat. Dumating na ang kanilang orders at nagsimula na silang kumain. Masaya naman silang nagkwentuhan tungkol sa progress at pagbabago sa mga bata.
Napakalaki ng improvement ng mga bata, Bernard, sa parehong academics at behavioral aspects. Buti naman kung ganun. Maraming salamat sa'yo. Sobrang lapit nga nila sa'yo eh. Tingin ko ay hindi ka na ata makakatulog ng maayos at hanggang sa pagtulog ay sa'yo sila tumatabi. Kung hindi ka komportable ay maaari naman nating sabihin sa mga bata. Maintindihan naman nila yun. Hindi naman. Okay lang. Masaya nga akong kasama sila. Sanay na nga akong may kasama sa kwarto eh. Nang minsan na naglalaro sila ng gaming console at sa kwarto nila sila nakatulog ay naninibago akong matulog mag-isa. Hinahanap-hunap ko rin sila kasama sila eh. Napakapalad na dumating ka sa buhay namin. Ako din. Ay mapalad na nakilala ko kayo. Nagkaroon ako ng extended family. Alam mo, nung nawala ang asawa ko ay akala ko katapusan na ng mundo ko. Hindi ba't napabayaan ko pa nga mga anak namin? Mahal na mahal ko si Mildred. Pero wala na siya. Ganun talaga sir eh. Nauna lang talaga minsan. Pero sana po ay makahanap kayo ng babaeng magmamahal sa inyo sa mga bata. Actually, parang may nahanap na nga ako eh. Po? Alicia, mahal na kita. Ay, naku sir, huwag pong ganyan. Alam ko naman po na na-appreciate niyo ang mga tulong ko pero trabaho ko naman ho yun. Hindi niyo ho ito kailangan gawin. Hindi sa ganun, Alicia. Talagang may pagtingin ako sa'yo. Napalapit ka na sa akin at sa mga bata. Isa pa o ay hindi tayo bagay. Napakayaman ninyo at ako naman ay mahirap pa sa daga. Buti na nga lang at nakakuha ako ng scholarship nung ako ay nag-aaral pa. Kung hindi, ay siguradong hindi ako makakapagtapos ng pag-aaral. Wala namang problema sa estado natin sa buhay, Alicia. Sa ngayon ho wala. Pero paglaon ay makikita nyo rin yan. Siguradong pupulaan ako ng mga kasing level ninyo. Mapag-iisipan ako ng mga tao na pera mo lang habol ko. Ayoko ng ganung buhay. Ayoko ng maraming bashers. Wala naman talagang perpektong relasyon eh. Kailangan mo lang talagang ipaglaban ang nararamdaman mo. Ang kailangan ko lang naman malaman ay kung mahal mo rin ako. At kung kaya mo kong ipaglaban. Kalimutan na lang ho natin na napag-usapan natin to. Nire-respeto ko ang desisyon mo, Alicia. Kahit pa masakit ito para sa akin. Tahimik sila hanggang sa matapos ang kanilang hapunan. Pati sa biyahe pa uwi ay hindi sila nag-uusap. Ilang na ilang si Bernard at nagsisisi siya sa kaniyang nagawa. Nakaramdam din siya ng pagkapahiya sa kaniyang sarili. Kahit papaano ay umaasa siya na minahal na rin siya ni Alicia. Pag-uwi ng bahay ay muling humingi ng pauminhin si Bernard kay Alicia. Pasensya ka na sa mga nasabi ko. Totoong mahal na kita, Alicia. Pero naiintindihan ko kung wala ka pang pagtingin sa akin. Sana hindi maapektuhan ang pakikisama mo sa mga anak ko. Nahihiyang sabi ni Bernard. Wala yun. Kalimutan mo na yun. Lingid sa kanilang kaalaman ay gugulatin pala sana nila ang tatlong bata. Nagtatago ang mga ito sa isang kabinet at narinig nila ang pag-uusap ni Alicia at Bernard. Dahan-dahang pumasok sa kwarto nila ang triplets. May gusto daw si Daddy kay Alicia? Ano yun? Papalitan niya na si Mommy? Naiiyak na sabi ni Boston. Oo nga, baka agawin niya sa atin si Daddy tapos bigla rin siyang mawawala, Eddie. Babalik na naman sa dating paglalasing at pagsusungit si Daddy. Papabayaan na naman tayo at magiging malungkot. Galit na sabi ni Brian. Kailangan natin gumawa ng paraan para huwag tong matuloy. Ani Boston. Ano ba kayo? Ang dami niyo naman agad na isip. Hindi niyo ba narinig? Ayaw nga ni Alicia kay Daddy. Ah, basta. Ayoko na kay Alicia. Grabe ko naman, Boston. Hindi ba't ang bait-bait sa atin ni Alicia? Ayoko rin sa kanya. Sabat naman ni Brian. Bahala nga kayo dyan. At iniwan na lang ni Bea sila Brian at Boston na natulog na lamang ito. Kinabukasan ay agad kinumpronta ng mga bata si Alicia. You can't replace our mommy. At ayaw naming mag-asawa ulit si Daddy. Ani Boston. Naku Boston, hindi ko mapapalitan ng mami nyo. Nag-iisa lang siya eh. May problema ba kayo? Mahinahong sabi ni Alicia. Love mo naman kami dati noon, therapist at caregiver ka lang namin. Bakit kailangang maging nobyo mo ang daddy namin? Inaaga mo po siya sa amin. Ngayon na nga lang siya nagiging mabait ulit sa amin eh. Wika naman ni Brian. No Brian,
Hindi ko inaagaw ang daddy ninyo. At kahit kailan ay hindi ko siya aagawin sa inyo. Hindi ko siya nobyo. Depensa pa ni Alicia. Just be our therapist and nanny, okay? Pasigaw na sabi ni Brian at padabog itong lumabas ng study room nila. Naiwan na umiiyak si Alicia. Masaya na siya dati at malapit sila sa mga bata. Mahal niya ang mga ito at mahal din siya ng mga bata pero ngayon ay biglang nagbago ang lahat. Umiiyak sa veranda si Alicia nang lapitan siya ni Bernard. Are you okay? Galit sa akin ang triplets. What? But they love you. Dati siguro. Akala kasi nila ay pinapalitan ko ang mami nila. Pilit ko namang ipinapaliwanag na hindi yun totoo. Akala din nila ay aagawin kita sa kanila. Sa araw-araw nga ay hindi na kinakausap nila Brian at Boston si Alicia. Nagkakailangan din sila Bernard, dagdag pa ang pagsusungit ni Anita kaya't naisip niya na umalis na ng mansyon. Bernard, magpapaalam lang sana ako. Aalis na ako ng mansyon. Bakit? Parang hindi ko na mababago ang isip ng mga anak mo sa akin. Galit sila sa akin dahil akala nila inaagaw kita mula sa kanila. Natatakot din sila na kapag bigla kong nawala ay babalik ka sa dati. Pati si Ma'am Anita ay galit na galit sa akin. Araw-araw niya akong sinusungitan. Mas nakakabuti na rin siguro kung aalis na ako dito. Salaysay ni Alicia. Naintindihan naman kita. Hindi na rin siguro healthy na magkasama tayo sa isang bahay pagkatapos ng inamin ko sa'yo. Matapos ang kanilang pag-uusap, ay umalis na nga sa mansyon si Alicia. Nakitira muna siya sa kanyang kaibigan habang naghahanap ng mauupahang kwarto. Salamat talaga at pinatuloy mo muna ako dito sa bahay mo ah. Nahihiyang sabi ni Alicia kay Riza. Ang kaniyang dating katrabaho at malapit na kaibigan. Walang problema doon, friend, kaso sana ay makakita ka rin ng malilipatang bahay kasi hindi ka naman komportable matulog sa sahig ng sala namin, hindi ba? Ayos lang. Magtitiis na lang muna ako pero naghahanap na rin ako ng lilipatan at nag-a-apply na rin ako ng trabaho. Eh sayang naman kasi yung trabaho mo doon sa mansyon. Maayos ang tirahan, libre lahat at malaki pa ang sweldo. At saka hindi ba't napalapit ka na sa mga alaga mong bata doon? Oo. Kaso nga, galit na sila sa akin. Narinig pala kasi nila ang pag-uusap namin ng daddy nila. Nalaman nila na may gusto sa akin ng daddy nila at natakot sila na agawin ko ang daddy nila. Isa pa, ando na nakatira yung half-sister ng mami nila. Sus, araw-araw ako sinusungitan. May gusto ata kasi sa boss ko. May point ka naman na umalis ka na nga doon. Toxic na din kasi. Ayun nga eh. Naawa akong iwan sila pero ayaw na din nila sa akin. Ayoko namang ipagpilitan ng sarili ko sa kanila. Eh yung tatay, yung mayamang biyudo, ayaw mo ba sa kanya? Natanda na ba sobra? Hindi naman. 5 taon lang ata ang tanda nun sa akin at hindi siya mukhang matanda. Napakagwapo, friend. Ang amo ng mukha. Parang matini idol ang datingan. Eh, ang bait pa. At ang dami nang naitulong nun sa akin. Bakit sa pananalita mo, friend, ay parang may pagtingin ka din sa boss mo? Ang totoo ay may pagtingin din naman ako sa kanya pero natakot ako eh. Ang ayos na kasi nang nangyari sa pamilya nila. Nakaka-recover na ang mga bata. Paano kung hindi pala ako sigurado sa nararamdaman ko? Paano kung kailangan ko nang pumunta ng Canada, edi masasaktan sila uli? May point ka naman, friend. Sige na nga. Matulog ka na para maaga ka pang makaalis bukas para maghanap ng trabaho. Makalipas ang ilang linggo ay nakahanap na din ng lilipatang bahay si Alicia. Nakahanap din siya ng mapapasukan bilang isang therapy sa isang clinic. Miss na niya ang mga bata kaya naisipan niyang dalawin ang mga ito. Magbabaka sakali lamang siya na makita ang mga ito. Naisip din niya na baka hindi pa huli ang lahat para aminin kay Bernard na mahal niya rin ito. Kabadong nagtungo si Alicia sa mansyon nila Bernard. Pinapasok naman siya agad ng mga kasambahay dahil kilala naman siya ng mga ito. Naabutan niya nakaupo sa veranda si Bernard. Nilapitan nito ni Alicia. Oh, Alicia, ano ginagawa mo dito? Nagulat na tanong ni Bernard. Gusto ko lang sanang makita ang mga bata at gusto sana kitang makausap. Nag-aalangang sagot ni Alicia. Wala ang mga bata. Dumating ang mga magulang ni Mildred at ipinasyal sila. Ganun ba? Bakit gusto mo akong makausap? Is everything okay? Oo, okay naman. Nakakuha na ako ng paupahang kwarto at nagsimula na rin ako magtrabaho sa clinic. That's good.
Deka, kumusta naman ang nanay mo? Maayos naman ang lagay niya. Salamat sa pag-alala. Anong kailangan nating pag-usapan, Alicia? Gusto ko lang sana humingi ng paumanhin sa nangyari nung nag-dinner tayo. Wala na yun, Alicia. Naiintindihan ko naman eh. Pero Bernard, nandito ako kasi totoo ay mahal na din kita. Natakot lang ako dahil may mga plano ako tulad ng pagpunta sa Canada. Natatakot ako na maapektuhan ng mga bata kapag nawala na ako tulad ng mawala ang mami nila. Pero na-realize ko may mga ibang paraan pa naman na may papagamot ko si nanay maliban sa pagpunta sa Canada. Pangarap ko yun dati pero mas importante kayo ng mga bata. What? Mahal mo din ako? Oo, Bernard. Mahal kita. Mahal na mahal kayo ng mga bata. Oh my gosh, Alicia! Bakit? Hindi na nakasagot pa si Bernard. Dahil dumating si Anita na may bit-bit na juice para sa kanila ni Bernard. Hey! May bisita ka ata. Iritang sabi ni Anita. Magandang araw po, Ma'am Anita. Wika ni Alicia. Ano man maganda sa umaga kung nandito ka? At bakit ka nga ba nandito? Maldita ang sagot ni Anita. Gusto lamang niyang makita mga bata, Anita. Depensa naman ni Bernard kay Alicia. Pwes, wala dito mga bata kaya makakaalis ka na. And besides, sa tingin ko hindi ka naman nila gustong makita. Anita, stop it. Huwag mo namang bastusin si Alicia. Bakit? May gusto ka ba sa kanya? Hindi naman sa ganun. Oo, at hindi lang naman ang sagot sa tanong ko, Bernard. Oo, mahal ko pa si Alicia pero ikaw ang nobya ko. Oh my. Tapos na ang sa amin. At hindi rin naman ako mahal ni Alicia kaya't hindi na natin ito dapat pinag-uusapan pa. Umalis ka ng babae ka? Dati ay maayos ang lahat sa amin pero nagugulo kami sa pagdating mo. Hindi na nagpaalam si Alicia at tumakbo na lamang siya paalis ng mansyon. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya. Sa isang banda ay masaya siya na mahal pa rin siya ni Bernard pero malungkot siya dahil manobya na ito. At sa tipo ni Anita ay hindi ito papabayaang mawala pa sa kanya si Bernard. Pilit na lamang kinalimutan ni Alicia si Bernard at ang mga bata. Masakit man sa kanyang loob ay wala naman siyang magagawa. Nagsisisi na lamang siya na hindi niya ipinaglaban dati ang pagmamahal niya kay Bernard. Isang araw ay nakatanggap ng tawag sa cellphone si Alicia. Wala naman siyang inaasahang tawag. Kaya nagtaka siya. Hello? Ate Alicia, ikaw ba yan? Tanong ng maliit na boses sa kabilang linya. Bea? Ikaw ba yan, baby? Nagulat si Alicia sa pagtawag ni Bea. Opo, Ate Alicia, ako nga to. Sagot naman ang bata. Oh, ayos lang ba kayo ng mga kapatid mo? Bakit ka napatawag? Ate Alicia, magpapakasal si Daddy kay Tita Anita. Kailangan mo silang pigilan. Ha? Huh? Bakit ko naman sila pipigilan? Bea, alam kong ayaw niyong mapalitan ng mami niyo. At gaya nga ng sabi ko ay wala namang makakapalit sa mami niyo. Madadagdagan lamang ang mga taong magmamahal sa inyo. Bigyan niyo rin ng pagkakataon ng Tita Anita mo. Ate Alicia, hindi mo ba mahal si Daddy? Bea, ang totoo ay mahal na mahal ko ang daddy niyo. Pero may nobya na siya. At gaya nga ng sinabi mo ay magpapakasal na sila kaya't maging masaya na lang tayo para sa kanila. Ayaw mo ba nun? May mag-aalaga at magpapasaya na sa daddy niyo? Ate Alicia, hindi naman po mahal ni Tita Anita si Daddy. Yaman lang daw po ni Daddy ang gusto ni Tita Anita. Bea, hindi ba tinuro ko na sa iyo na masamang manghusga ng kapwa? Pangaral pa ni Alicia. Hindi ko po siya hinuhusgahan, Ate Alicia. Totoo po sinasabi ko, may video nga po kami. Minsan pong wala si Daddy ay may dumating na lalaki na bisita si Tita Anita. Nag-video po kami ng sayaw namin at hindi po namin sinasadya na makuha sa video ang pag-uusap nila. Ginagamit lang po ni Tita Anita si Daddy para makuha mga pera ng pamilya namin. Pag daw po nakuha ng lahat ay iiwan daw po niya kaming naghihirap. Ganti daw po niya kay Mami. Ate Alicia, huwag mo po kaming pabayaang magkakapatid. Huwag niyo po pabayaang kantihan kami ni Tita Alicia. Mahabang salaysay ni Bea habang umiiyak. Ganun ba? Sige, huwag kayong mag-alala at pupuntahan ko ang daddy mo at kakausapin ko siya. Ate Alicia, huwag ka pong pupunta dito sa bahay dahil binabantayan po ni Tita Anita si Daddy. Hindi mo po siya makakausap. Sa opisina ko na lamang pupuntahan ng daddy mo. Kinabukasan din ay agad na pinuntahan ni Alicia si Bernard. Alicia,
Anong ginagawa mo dito sa opisina ko? Gusto sana kitang makausap. I have back-to-back meetings today. Hindi kita makakausap, Alicia, and besides, ano pa bang kailangan nating pag-usapan? Nagtapat na ako sa iyo ng pagmamahal ko pero hindi mo ko kayang ipaglaban. Huli na ang lahat, Alicia. Ikakasal na kami ni Anita. Pero niloloko ka lamang ni Anita, Bernard. Gusto ko lamang niyang makuha lahat ng pera at ari-arian mo. Gusto niyang maghirap ka at ang mga bata. What? Desperado ka na ba para sirain si Anita? Galit na tanong ni Bernard. Hindi ako desperado at lalong hindi ko sisiraan si Anita. Depensa sa sarili ni Alicia. Mahal ako ni Anita. Mahal rin niya ang mga bata. Saan mo ba nakuha ang impormasyon na yan? Galit na tanong ni Bernard. Tumawag sa akin si Bea. Natatakot silang magsabi sa iyo dahil hindi ka rin maniniwala sa kanila. Salaysay pa ni Alicia. Alam mo namang ayaw ng mga bata na mapalitan ng mami nila. Ikaw ang therapist. Imbes na paliwanagad mo sila ay napaniwala ka pa nila? Sumbat pa ni Bernard. Tanungin mo ang mga bata. May video daw sila na nag-uusap si Anita at ng isang lalaki na dumalaw sa bahay ninyo nang minsang wala ka. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, Alicia. Hindi ko alam kung anong paniniwalaan ko. Kausapin mo lang mga anak mo, Bernard. Ipakita mo lang na naniniwala ka sa kanila para magtiwala sila sa iyo. Kailangan ko ng sapat na oras para maintindihan lahat ng nangyayari. Umalis na lamang si Alicia. Hindi naman mapakali si Bernard kaya't ipinakansel niya lahat ng kaniyang meetings at umuwi siya agad ng bahay. Una niyang kinausap ang triplets. Daddy, bakit po umuwi kayo agad? Tanong ni Bea. Mga anak, gusto kong malaman kung may gusto kayong sabihin tungkol sa Tita Anita ninyo. Nagtinginan ang tatlong bata. Narinig po namin si Tita Anita na may kausap na bisitang lalaki nung isang araw. Pinag-uusapan po nila na pababagsakin daw po niyang pamilya natin. Maghihirap daw po tayo gaya ng paghihirap nila dati. Ganti daw po nila yun kay Mami. Ito po ang cellphone ni Boston. Nagvi-video po kasi kami ng sayaw noon nang bigla silang dumating. Nagtago po kami kasi baka masungitan na naman po kami ni Tita Anita. Mabait lang po kasi siya, Daddy, kapag kasama ka namin. Kapag kami na lang pong tatlo ay masungit na siya. Mahabang salaysay ni Bea na umiiyak na naman. Pinanood nga ni Bernard ang recording at nakumpirma nga ang maitim na balak ni Anita. Agad niyang kinumpronta si Anita. Makakaalis ka na ng bahay nito. Seryosong sabi ni Bernard. What are you talking about? Gulat na tanong ni Anita. Alam kong alam mo ang ibig kong sabihin. Tama na ang pagpapanggap, Anita. Alam ko ng buong katotohanan. Alam mo bang mahal ka ni Mildred? Hindi ko alam bakit ganun na lamang ang galit mo sa kanya pero mahal na mahal ka niya. Hindi lang ako makapaniwala na wala na ang kapatid mo pero patuloy pa rin ang galit at paghihiganti mo sa kanya. Well, since alam mo na rin naman ay hindi na ako magtatangkapang magsinungaling. Tama ka. Hindi naman kita mahal at mas lalong hindi ko mahal yung makukulit mong anak at gusto ko lang maghiganti sa asawa mo. Patay na siya. Kaya't sa inyo ako gaganti. Mas masasaktan din siya kung mga mahal niya sa buhay ang maghihirap dahil sa galit ko sa kanya. Pagtatapat pa nga ni Anita. Hindi ko maintindihan bakit galit na galit ka kay Mildred. Hindi mo alam? Sila ang pinili ng ama namin at kami ng nanay ko ang napiling pabayaan. Ang tagal naming naghirap habang sila ay nagpapakasarap sa pera ng aming ama. Hindi naman alam ni Mildred yun. At hindi niya yan kasalanan. Wala naman siyang magagawa tungkol dyan dahil bata pa lamang siya noon. I don't care. Hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakagante. Please, leave. Maiksing sagot ni Bernard. Hindi pa tayo tapos. Hirit pa ni Anita, sabay padabog itong umalis. Agad ipinagbigay alam ni Bernard sa mga pulis ang nangyari kaya't nakakuha sila ng restraining order at hindi maaaring lumapit si Anita sa kanilang bahay at lalong-lalo na sa mga bata. Ipinablatter din niya si Anita. Agad na pinuntahan din ni Bernard si Alicia. Nais niyang humingi ng tawa dito. Dapat ay naniwala siya agad. Anita, kamusta ka na? Nahihiyang tanong ni Bernard. Oh, Bernard, anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Alicia nang makita sa labas ng bahay niya si Bernard kasama ang mga bata. Gusto ko sana naming makausap. Ah, ganun ba? Ah, tara, pasok kayo. Tungkol saan ba yan? Nakausap kami ni Anita at tama nga lahat ng sinabi mo. Nakapag-file na kami ng restraining order at naipablatter na namin siya dahil sa mga banta niya. Ang huling balita ko ay bumalik na siya sa Amerika. Ganun ba? Sana nga ay huwag na kayong gambalain pa. Oo nga eh. Pero hindi naman yan ang ipinunta namin dito. Huh? Eh, ano?
Daddy, ngayon ka na ba magpo-propose kay Alicia? Tanong ni Boston. Ano ka ba, Boston? Surprise yun eh. Mamaya pa yun. Naiinis na sabi ni Bea at nagtawanan na lamang sila. Ano ba yan? Nabukol na ang surprise namin. Natatawa at napapailing na sabi na lamang ni Bernard. Napakamot na lamang sa ulo si Boston. Hala, sorry po. Akala ko ngayon na natin siya tatanungin eh. Pagdadahilan pa nito. Alicia, nang araw na nagpunta ka sa bahay namin, hindi ba't bumalik ka para sabihin na mahal mo rin ako? Paalala ni Bernard. Ha? Huh? May sinabi ba ako? Pangaasar ni Alicia. Tita Alicia, sorry po if nagalit kami sa'yo. Natakot lang naman po kami na maulit yung nangyari sa family namin nung nawala si Mami. Okay lang yun. Naintindihan ko naman. Hindi naman ako galit sa inyo. Mahal na mahal ko kayong tatlo at lagi kong pipiliin na intindihin kayo. Lumapit ang tatlong bata at niyakap nila si Alicia. Nang bumitaw na sa pagkakayakap ang triplets, ay hinawakan ni Bernard ang kamay ng dalaga. Maari mo pa ba kaming bigyan ng isa pang pagkakataon? Magiging matapang ka na ba para ipaglaban ang pagmamahal mo sa amin? Oo naman. Laking sisi ko nung nakita ko kayo magkasama ni Anita. Nasaktan ako na nahihinayang. Ngayong may pagkakataon na tayong muli ay hindi ko na ito sasayangin. Madamdaming sabi ni Alicia. Ibig sabihin ba niyan ay nobya na kita? Nakangising tanong ni Bernard. Oo nga! Kinikilig na sabi ni Alicia. Tumayo si Bernard at niyakap nito si Alicia. Yumakap din siya sa kanila at ang tatlong bata. Napagdesisyon na nilang manatili na lamang sa kaniyang paupahang bahay si Alicia. Para kay Bernard ay hindi magandang tignan kung magkasama sila sa iisang bubong nang hindi pa sila kasal kaya't nagpupunta na lamang sa mansyon araw-araw si Alicia. Hindi rin nagtagal ay niyayari ni Bernard na magpakasal si Alicia. Pumayag naman ang dalaga at nang maikasal sila ay sa mansyon na rin siya tumira. Hindi na nagalit ang mga bata. Bagkus ay natuwa pa nga sila at nagkaroon ng bagong katuwang ang kanilang ama. Makalipas ang ilang taon ay nagkaroon din ng supling na babae sila Bernard at Alicia. Natanggap naman ito agad ng triplets at masaya pa nga silang maging kuya at ate ng sanggol. Ang nanay naman ni Alicia ay tuluyan ng gumaling. Sa Maynila na rin siya nanirahan para may katuwang sa pag-aalaga sa mga bata si Alicia. Nagbukas ng sarili niyang clinic si Alicia. Gusto niyang maging therapy sa mga batang nakakaranas ng matinding trahedya upang aabuso. Nang dahil sa triplets ay napaisip siya na marami pang ibang bata ang dumadaan sa ganitong problema at gusto niyang makatulong sa mga yun. Minsan ay hindi talaga natin hawak o kontrolado ang mga pangyayari sa buhay. Nasa atin na lamang kung paano natin haharapin ang bawat pagsubok na ibinabato sa buhay natin.